Chi, alis na dyan. Ba't nandyan ka? Mag-iimpake na kami. So, ito na yung food niya for today. Yes, bubuksan ko na. Chicken, Aussie. Hahatiin ko na siya sa tatlo. So, yan siya. Alam nyo, ang bango nito. Bibigyan ko muna si kimchi. So, as you can see, Wednesday, para mamaya, lunch niya, sila kuya na ang magpapakain. Wet food yung dadalhin ko sa vet ngayon kasi para talagang makakain siya. Kasi nung nakaraan na pinapet boarding namin siya, para siya nangayayat. Parang isang beses lang namin siya pinakain ng wet food noon. Tapos sabi ni kuya, ayaw daw kumain. Hindi daw kumakain. So, ito, for sure kakain siya dahil wet food to. Kinuha namin to sa Shopee store namin. So, eto na, papahati ko kay kuya, lunch and dinner. Hindi kasi pwedeng, alam ko kaya naubusin ni kimchi feeling ko sa isang kainan, pero hindi pwede kasi ma-overfeed siya. So, kailangan hati to. So, may ref naman sila doon, pitinanong ko, papalagay ko na lang sa ref nila. So, eto na yung Wednesday niya. Chi, eto yung food mo, oh. This one is for Thursday. Uy, dahan-dahan! Ayan. Gusto ko sana beef, kaso may UP kasi to, kaya kinuha ko na lang sa store. Pero actually, wala namang problema kahit na, for example, umorder kayo, tapos dumating sa inyo UP, okay lang naman as long as hindi na damage yung loob. Kasi ganun din, ilalipad yun naman agad sa ano, ilalagyan eh. Ubus niya na! Wala pang 5 minutes. Naghahanap pa si kimchi. Tapos, ayan. Pang Friday niya naman. Meron pa kasi siya dito ang special dog food. Ito yung nung nakarampan na nasa store namin. Kinuha ko. Amoy corn beef. Ayan. Parehong masarap naman yung amoy. No! Nakarami ka na. Gusto niya pa. Ito na yung food niya. Wednesday, Thursday, Friday, and yung Saturday, morning na lang naman na siya kakain doon. So, ito, pedigree na lang. Pag lunch niya, dito na lang siya kakain sa bahay. Kami na lang magpapakain, no? Busag ang kimchi ko. Chi, busag ka. So, ilalagay ko na sa lalagyan yung food niya. Chi, behave ka dun, ha? Achi, babalikan kita, ha? Ah, mamimiss kita. Hindi, mamimiss kita. Babalikan kita dun, ha? Tapos papagroom ka, no? No? Kasi yung pangit mo na. Ito yung candy niya. So, nilagyan ko siya ng 10 pirasong biskuit para merienda niya sa Thursday and Friday. Sa Saturday, sa amin na lang siya kakain ng merienda niya pag nakuha ko na siya. Tapos, may isa siyang stick o dito. Mamaya, ipapakain hapon. Tapos, mamaya, ilalagay ko to sa isang lalagyan. At buti na lang, may ganito yung kainan ni kimchi kasi nga, tinatapon niya yung food niya sa crate niya. So, importante to. Sabi nga ni kuya noon, itinatapon niya naman yung pagkain niya. So, ayan. 101% di yan ang matatapon yung pagkain niya. And, ito yung vet card niya kasi ipapa-deworm ko siya. Lahanapan ko pala siya ng kasha dito para sa water niya. Para pagkatapos na siyang kumain, tatanggalin na lang pala ito ni kuya. So, ayan. Nakahanap ako ng lalagyan na ganito. Para pagkatapos niya kumain, ibibilin ko kay kuya. Natanggalin na lang ito, tapos ilagay ito para hindi masikip yung magiging crate niya. And also, hindi niya matatapon yung water niya. Chi, alis na dyan. Ba't nandyan ka? Mag-iimpake na kami. Ah. Ayaw mo pa kaming paalisin? Ha? Chi, babalikan kita dun, ha? Babalikan ka ni Mama. I love you. Alis na dyan. Mag-aayos na ako. Alis na dyan.
Ano? Mag-aayos na ako. Sige na. Bye-bye. Bye-bye, kimchi. Ano? Ba't mo ba ako pinipigilan? Mag-aayos na ako ng gamit, oh. Alis dyan, ah. Paano ba ako magliligpit nito, oh? Humiga na sa bag. Parang ayaw niyo magligpit ako. Alis dyan. Ay, ba ako bahala ka dyan, kimchi. Lungkot na yung kimchi ko kasi nafe-feel na yata ang iiwan ko siya. Ha? Baka bait ka dun, ha? Kimchi! Amoy ausi! Pangit kasi mapipila pa ako. Iniwan ko na si kimchi, tapos parang natatawa sa akin si Doc kasi parang dami kong bilin. Kasi talagang may label pa talaga yung kainan niya, kung anong date ipapakain yung nalagyan niya, hahatiin yung candy niya and all. Kung sabi ko ingatan nila si kimchi. Nanginginig siya pagpunta namin dun sa vet. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nararamdaman niya na iiwan namin siya. Si Kimchi! Ay, si Kimchi po. So, dahil nag-behave si Kimchi. Kimchi! Wait! 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 So, syempre, binigyan ko siya ng pagkain niya. Dahil ilang araw kami, wala sa tabi niya. Kailangan pag kumakayan din, tas sticks nakatayo, Chi. Chi! Kimchi! Channel. As you can see, pinapet boarding namin si Kimchi and this is not our first time na ipapet boarding siya. And kung bago lang po kayo sa aming channel, hindi nyo pa napapanood yung unang vlog ko about sa pet boarding. After this vlog, you might wanna watch etong vlog na to. Yan yung unang vlog ko about sa pet boarding. It's possible na meron akong mami-mention dito na or maya advice sa inyo na hindi ko pa na-advise toon. Someone asked me before kung bakit daw hindi na lang namin sinasama si Kimchi sa hotel. Definitely, tinatanong namin ng hotel. Unfortunately, hindi pwede. Kaya mas pinipili namin na lang siyang ipa-pet boarding. Since wala din namang mag-aalaga sa kanya dito sa bahay. Dahil, she's very special. Dahil lang kailangan ni Kimchi ay on time na magpapakain sa kanya, on time na maglilinis ng crate niya, on time na mabibigyan din siya ng candy treat. Unfortunately naman, wala namang nangyayaring masama sa kanya. Siyempre kami rin naman nalulungkot na naiiwan din namin siya. Pero ganun talaga, walang permanente sa bundon.
Number one tip ko dyan is dapat yung clinic or yung pet shop na pag-iiwanan nyo ng dog ninyo, is syempre, pinagkakatiwalaan nyo na talaga. Syempre, importante sa atin yung iiwan natin sa kanila. Kaya dapat, as in 100% may tiwala tayo sa kanila. Yung kay Kimchi kasi, this is not sponsored, okay? Si Kimchi kasi, doon sa Clinica Animalia, 3 months pa lang siya, nakukakuha pa lang namin siya, doon na siya binavaksinan, doon na siya ginogroom. Tapos pagka, for example, ipapavaksin namin siya noon, nung baby pa siya, tapos mag-grocery kami, iniiwan na talaga namin siya doon. Next is, mas maganda, tip ko sa inyo, kung iiwan nyo sila, pag bago kayo umalis, humingi kayo ng papel na katunayan na iniwan nyo doon yung dog nyo. Next is, pinaka-importante sa lahat, pag ipapa-pet boarding nyo ang dog nyo is dapat I advise, para lang naman sa akin. Itong mga sinasabi ko is based on my experience, kaya don't bash me, don't judge me, kung pwede lang naman, no? Kasi may nag-comment na. Going back, I advise na pag-iiwan nyo sila, alam nyo naman na picky eater yung mga ganyang dog, baunan nyo sila ng wet food or yung gusto nilang food. Si Kimchi kasi definitely hindi siya tumatagi sa wet food, kahit anong klaseng wet food. Kaya nga sa Shopee store namin, ayan, endorse ko na rin, yan yung Shopee store namin, marami kaming iba't ibang klaseng wet food dahil isa sa mga gusto ni Kimchi food is wet food aside sa candy treat. Like I mentioned before, yung mga nasa Shopee store talaga namin, sa paborito ni Kimchi.